nangangamba para sa kanilang kabuhayan ng ilang jeepney driver na hindi sumali sa PUV modernization. Paliwanag nila, gustuin man nilang sumali sa program, eh hindi nila kayang bayaran ang napakamahal na modern jeep. Live mula sa Baclaran, may unang balita si Darlene Kai. Darlene? Igan, ilang driver o chopper dito sa Baclaran ang hindi umabot sa December 31 deadline ng consolidation bilang bahagi ng PUV Modernization Program. Hindi raw nila sigurado kung ano yung mangyayari sa kanila. Ang sigurado lang sa ngayon, kailangan nilang kumain at kumita ng pera. Kaya sa ngayon, tuloy daw muna ang biyahe. Kung ang bagong taon ay may dalang pag-asa para sa marami, pangamba ang dulot nito sa maraming chopper. Kasabay kasi ng pagtatapos ng 2023 ang deadline para makapagpasa sila ng application para sa consolidation bilang bahagi ng PUV Modernization Program. Dito sa Baclaran, may mga hindi na umabot sa deadline. Isa sa kanila ang driver operator na si Joel. Hindi niya raw agad nakuha ang kanyang papeles. Boundary hulog po ako. Hindi ko makuha yung aking papeles sa aking operator na inuhulugan kasi hindi pa tapos yung aking hulog sa kanya. Tapos, para may consolidate ang sakyan, kailangan mangutang pa ako para mabayaran yung kakulangan ko sa boundary hulog na ginawa ko sa aking operator. Para makuha ko yung papeles. Nakapangutang daw siya noong isang araw kaya nakuha na ang papeles ng jeep gaya ng ORCR. Umaasa siyang mabibigyan pa rin ang pagkakataong makapagpasa. Kasi wala na nga mami, notice na mami. Pag hindi kami na-consolidate, hindi na kami makabiyay. Paano pamilya namin? Magugutom naman kami lahat. Unang una, dyan lang kami kumukuha ng aming ipakakain sa aming pamilya. Pero malinaw ang direktiba ng LTFRB at mismong ni Pangulong Bongbong Marcos. Wala nang extension ng December 31 deadline. Sa madaling salita, paso na ang prangkisa ng mga jeep na hindi nakapag-consolidate. Pero ayon sa naunang pahayag ni Chairman Jesus Ferdinand Ortega ng Office of Transportation Cooperatives, bibigyan ng due process ang mga chopper at operator hanggang January 31. Makakabiyahe pa rin daw sila habang binibigyan ng pagkakataon na magpaliwanag kung bakit hindi sila umabot sa deadline. Kaya sa ngayon, tuloy ang biyahe ni Joel. Hanggat wala nang huli, sana naman wag muna sila manghuli hanggat sana paraanin muna nila kami makaraos. Ganyan din muna ang plano ni JR. May alinlangan na raw siya sa pagpapasa ng application para sa consolidation. Pero ngayon, tanggap na raw niyang wala na siyang magagawa. Iniintay lang po namin ma'am yung ano, pa kung paano yung ano ngayon ma'am. Tapos pagka ano sabi niya, di pasa na pang kami. Kulay tayo ma'am kasi wala kami kakainin ma'am pag hindi kami babiyahe. Wala eh, gutom kami. 3 taon lang ang nakakaraan nang matapos niyang hulugan ng kanyang jeep. Kung sakaling sumali siya sa PUV modernization, panibagong utang daw ang kanyang bubunuin. Kinakabahan din kami. Baka wala kami pang hulog, ganyan po. Wala na kami pang paaral sa mga anak namin. Si Edward naman, may pinagtatrabahuhang operator. Miyembro na sila ng kooperatiba. Yun nga lang, simula pa lang daw ito ng kanyang paghihirap. Mas maliit kasi ang inaasahan niyang makukuhang sahod. Ay, pagdating doon sa mga co-op, arawan lang kami. Ay, paano kami kumakain ng ano niyan? Kasi boundary sa amin, kumikita naman kami sapat lang pag sa boundary. Kasi ang boundary ng mga sakyan namin dito, 1-2. Pag sumubra kami na kahit mga 700, 800, ayos na sa amin yun. Pero tila wala na raw silang magagawa dahil kahit ano ang kalampag nila, hindi sila pinapakinggan. Para ka namin tinalihan na sa leeg eh. Parang gobyerno talagang nag-control sa amin eh. Ilang milyon yung driver na mawawala ng mga driver ng jeep. Tapos may pinapaaral pa kami. Nag-uupahan pa kami ng bahay. Wala na kaming no choice kaya kapit patalim na lang kami talaga. Sabi ng mga chopper na nakausap namin, kung hindi na raw talaga sila bibigyan ng pagkakataon, maaaring sa junk shop ang bagsak ng kanilang mga jeep na ilang taon nilang hinulugan. Base sa datos ng Office of Transportation Cooperatives, 70% na ang nag-consolidate ng prangkisa sa buong bansa. Pero sa Metro Manila, nasa 40% pa lang.
Iga, nasa Korte Suprema na ang petisyon ng ilang transport groups at habang inaaral yan, tuloy ang PUV Modernization Program. Yan ang unang balita dito sa Baclaran. Ako po si Darlene Kay para sa GMA Integrated News. Igan, mauna ka sa mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.